Kumusta mga kalpanalo? Sa oras na ito ay ating pag-uusapan ang mga lalaking napaibig kay Melissa Marie Rex Makatangkay, o mas kilala nga sa pangalan niyang si Melissa Rex. Pero bago po natin simulan ang istorya ay kunting paglilinaw lang po sa lahat. Ito po ay base lamang sa mga nakalap nating impormasyon sa iba't ibang artikulo. Wala tayong layunin na siraan ang sinuman sa mga iniidolo nating personalidad ng showbiz. Si Ate Melissa Rex ay isinilang noong January 9, 1990 dito mismo sa bansang maraming magaganda, guwapo na gaya ko at mababango, Pilipinas. Sana all. Ayon sa artikulo na galing sa The Cardinal Facts, taong 2004, she joined the reality talent search of ABS-CBN, ang Star Circle Quest. Isa siya sa mga top 10 questers or Magic Circle of 10. At pagkatapos ng ilang linggo ng training ay nagawa niyang makapasok sa Final 5 or Magic Circle of 5. At sa Grand Questers Night nga ay na-declared nga siyang fourth runner-up. Gumanap siya bilang si Hiyas, the Apple of Pedro Pindoco's eyes in the Fantasy Comics Presents The Adventures of Pedro Pindoco. Maging sa primetime drama palabas na Iisa Pa Lamang ay gumanap din siya. Mapapanood mo rin siya sa palabas na Kambal sa Uma kasama si Nashay na Magdayaw, Rio Loxin, Matt Evans and Jason Avalos. Mga kalpanalo, ayon pa din sa artikulo, on Sunday, May 23, 2021, she got married to her husband, Michael Makatangkay. They got married in a ceremony in the United States attended by her family. The couple got engaged in August 2020 during an intimate gatherings with Melissa friends and family in Batangas. She narrated how she met Michael in church just a few months after she prayed for someone like him. Ika nga, answered prayer right away. Pero alam nyo ba na may iba pang mga lalaking nagkaroon ng kaugnayan sa kanya bago naging sila ng kanyang asawa? Mayroon din siyang anak na si Kiera. Pero ang tanong, sino kaya sa mga lalaking napaibig sa kanya ang ama ni Kiera? Alamin natin yan ang sabay. Matt Evans. Isang taon at dalawang buwan lamang ang itinagal ng kanilang naging ugnayan ayon sa artikulo na ating nabasa. Nagsimula daw sila taong 2007, taon nang narumor nga silang dalawa. Si Matt ay isa ring aktor at kilala sa tunay na pangalan na si Matthew Nicholas Evans. Jay Quinca. Dalawang taon ang namagitan sa kanilang pagsasama. Nagsimula ito taong 2009 hanggang 2011, naghiwalay sila. Si Kuya Jake ay kilala sa tunay na pangalan bilang si Juan Carlos Liberiza Quinca at sa 30 ng Disyembre 1987 sa San Jose, California, doon siya ipinanganak. Julio Revilla. Taong 2010 ay nagkaroon nga sila ng encounter pero walang malinaw na ebidensya na naging sila nga. Sa artikulo nga ng Push ay inamin ni Kuya Jolo na attracted siya noon kay Ate Melissa. Lagi nga ito niyang dinadalha ng pagkain at bulaklak. Kaya ang mga marites ay nag-aakalang naniligaw siya noon kay Ate Melissa. Pero hindi naman daw, sabi ni Kuya Jolo. Ang rason daw ayon sa kanyang pahayag, oo, minsan nagpapabili tayo ng food and binibigyan ko siya ng flowers. Kaya syempre natutuwa ako sa kanya. And at the same time, dahil mataas yung ratings ng Piping Agimat. Pero hindi ibig sabihin noon nililigawan ko siya. Yun naman pala ang mga marites talaga kahit kailan. Paul J. Castillo. Isang taon din ang inabot ng kanilang relasyon at naghiwalay din. Nagsimula sila taong 2011 at Hulyo 2013 ay natapos na rin sila. Kilala ding aktor si Kuya Paul. Charles Tugizaki. Nagsimula silang dalawa taong 2013 dahil din sa kanilang relasyon ay nagbuka nga ito ng isang anak na babae. Siya si Kiera Kele Tugizaki. Si Kuya Charles Tugizaki ang nanishowbiz boyfriend noon ni Ate Melissa, nakasharing schoolmate niya noon. Hindi rin naman lagi ang tamis ang kanilang ugnayan at naghiwalay rin. Si Ate Melissa ay anak ni Kelly Rex, the President and Director of E&R Philippines and her mother, Jose Rex. Maraming salamat sa inyong panonood, kalpanalo. Kung nagustuhan mo sana ay makapag-subscribe ka sa munting channel na ito. Muah!